Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved po, preacher, regular po po, mansano. Tayo po muna magkaisang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan mga biyaya sa pangalan ng dalangin, taong nilang isa namin minamahal, ginagalan, Pastor Evangelista, Wilder Armeda, and the Prophet of God. Minsan pa kaming nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal gawin, pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin o Diyos sa daluya. Subalit bago po yan, isang kami buong pagpapakumaba, iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin, pagkukulang, pagkakamali, pagsalan sa malakalooban, patawaran mong bawa sa amin o Diyos sa daluya. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay na matama sa latas sa aking bibig, daloy ng Espiritu, wala kapala, at simpleng kabaraan na maintindihan aming niibig ng mga baguhan, mabasin ang matatiya, magkasi aming beloved group of viewers, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang kaway, damas of hindas at dansa ng belief, cast out from them and bind the power of darkness on all lords, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Huwag mo na pinaabot ang pinakamataas sa pagupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Wilhelmeda, the end time problem of God. We love you so much, mga pastor. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable Son, Pastor Linus Almeda, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children of Almeda family. At sa lahat po natin minamatin, ibig ng mga kapatid na makapamanggawa. Sa lahat po natin minibig ng mga bisitang dito ngayon, maging sa lahat yung beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Lucas Smith, sa kanilang mga anak, at sa beloved Mr. Wilde James Almeda Jr., beloved Post, beloved Tini, sa kanilang mga anak, at sa lahat din po natin inibig ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming. Magandang, magandang hapon po. Amen. Praise God. And welcome to the family of God. Everybody shall praise the Lord. Mga inibig, ang minamahal na dakilang Diyos na kung saan ay ang pagkakahirang, pagkakapili, pagkakatawag sa bawat isa sa atin, tayo tunay niyang iniibig, minibig ko. At siya po ang mabait na Diyos na humirang at pimili sa bawat sa atin, hindi po tayo ang pimili sa Diyos. Siya ang naghalal sa atin upang tayo po ay humayo at magbunga bilang kanyang mga anak. Kaya kung atin muna mababasa dito po sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 4, John chapter 15, verse 16, kainin naman po. First book of Thessalonians chapter 1, verse 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. The Gospel of St. John, chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whosoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. God bless you for Tagalog. Dito po sa unang mga taga-Tesalonika Kapitulo 1, ang talatay 4. Yaman ang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang mga pagkahirang sa inyo. Dito po sa Juan Kapitulo 15, ang talatay 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at ang aking kayo inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. God bless you, mga kamahal kapatid, and God bless His word. So mga inibig, dito po makikita natin na lagi nating alalahanin ang mabait na Diyos na humirang at pimili at tumawag sa bawat isa sa atin, tayo po'y Kanyang minamahal na tunay. Anlat magsabing praise the Lord. Before the foundation of the world, I have chosen thee. Bago pa man lalangin ang mundong ito, pinilit, tinawag, hinirang ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. At kung isipin natin, sino po ba tayo dati nung wala pa po tayo sa banal gawain ito ng ating dakilan sa buhay, tayo po'y nasa lusak ng kasalanan,
batbat na maraming karamdaman, walang pagbabago ang buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan, at tayo pinakaatang sa pagkapahamak ng ibig ko. Subalit ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadalan ng tunay na pastor ng ating dakilang Diyos sa buhay, tayo na mga tinawag at pinili ng ating malapunan ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay. Erbaso Bezalo! Ganyan po tayo iniibig at minamahal na lubos ng dakilang Diyos. Kaya pahalagahan po natin, pagkaingatan po natin, yung pagkakahirang, yung pagkakatawag, pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay ng patuto kanina kung paano sila tinawag pinili ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sa mga patuto na ating mga kapatiran, mga inibig ko na kung saan yung mga dati silang mga hard killer, na wala ng pag-asa ang buhay, bago sila tawagin ng ating mahal na Panginoon, mga dating hindi kumikilala sa Diyos, mga inibig ko. Na pag nagkamali, maging ang kanyang kapatid, pag nagkamali, ating beloved sister na ito, na dating siyang NPA, nasa sa hakuan siya ng Sparrow Unit, may inibig ko, na pangusap, pag nagkamali yung kanyang kapatid, pinupukpok niya ng martilyo. Ganon siya kalupit ng mga panahon niya. Subalit, nang siya po'y tinawag at pinitinirang ng ating mahal na Panginoon, siya po'y ginawang parang maamong tupa ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya may inibig ko, tayo po bilang tayo kanyang mga inihalal at hinirang na sabi ng Biblia na tayo po ay magsipag bunga. Humayo po tayo, mga inibig ko. At magsabi ang praise the Lord. So hindi lang po basta tayo tinawag at pinili ng ating mahal na Panginoon, meron din po tayong gampanin, mga inibig ko. Maalala ko yung pinatutuan ng ating beloved co-preacher kanina, mga inibig ko, na isa nating baguhan na kapatiran na kung saan sa ibang bansa, mga inibig ko, ay siya po ay naghanap na ng katotohanan at pumunta rin siya sa mga ibang mga mga fellowship at ang kanyang tanong kaagad, kung kayo po ba, ang pastor po kayo po, ang pastor ay nagpabaksin. Eh, ang sagot ng mga pastor na kanyang pinupuntahan, oo, double, dalawa na nga, magpapabooster pa kami. Kaya, alis siya ron, lipat ulit sa iba. Puro ganun din, mga inibig ko. Hanggang sa wala na siyang makita, sabi niya, mahal na Panginoon, ituro mo sa akin kung saan kita sasambahin. At pagkatapos ng araw, nakapanood siya ng ating banal na gawain. Sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, napakinggan po niya, napanood niya yung mga patutuo na mga kapatiran dito, mga inibig ko. Kaya ang choice niya, mga inibig ko, sapagat wala na siyang makita doon sa ibang bansa, umuwi ng bansang Pilipinas, at dito, mga inibig ko, siya po'y nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito, mga inibig ko, na kung saan ay sa tagal po niyang naghahanap, pero lagi natin alalahanin, mga inibig ko, ang Diyos po talaga ang pumili-tumirang sa atin. You have not chosen me, but I have chosen you. Ipinahintulot lamang ng mahal na Panginoon ang mga bagay, yung mga problema, mga karamdaman, mga kahirapan, mga inibig ko, upang ika'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At dito, mga inibig ko, sa kanya pong pagdalo dito, nakita niya talaga ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang pagkabagabaguhan, yung sinabi ng banal na kasulatan, hinirang ko kayo upang kayo'y magbunga din naman. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang pungmurang edad pa lamang sa pananampalataya, ay nakapagdadala na po siya ng bunga. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ng mga inibig, ang sabi ng banal na kasulatan, yung pong ating mga bunga ay kinakailangan mananatili. Na kung saan ay, ibig sabihin, may inibig ko na ito po'y ating aalagaan ang ating mga bunga. And modesty aside, nakita po natin yan sa katawan ng ating dearly beloved parish and the whole Almeda family. Pag naglulunsad ng mga krusada, mga inibig ko. Pag natapos ang krusada, hindi katulad ng mga ibang parish, pag natapos ang krusada, wala na. Pero dito po, mga inibig ko, patuloy na inalagaan yung mga kaluluwa na nag-iwan sila ng mga beloved workers natin doon na mga galaga hanggang sa sila po'y tumibay sa pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody so praise the Lord! Kaya nga yung mga krusadang ito nilulunsad, katulad doon, meron tayong mga krusada, may inibig ko sa San Pascual, itong week po na ito, may inibig ko, sa darating pa sa Pangasinan, sa next month naman po sa April,
sa parte naman po ng Baguio City, mga inibig ko, apat na araw po yan, magmula April 14 hanggang 17, kundi po ako magkala, may inibig ko. Na kung saan dito po ay upang ang mga tao na mga talagang hihirangin at tatawagin na ating mga Panginoon upang sila po ay makapaglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ano ba siya, praise the Lord? Kaya mga inibig ko, bilang tayo mga hinirang at hinihalal at tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos sa buhay, lumakad po tayo ng ayon sa kalooban at isagawa po natin ang bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pag nagawa mo yan, kapatid, hingin mo na, sabi dito, hingin mo na at ibibigay yan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam naman natin, unang ating hihingin eh, yung masave po yung ating mga unsaved loved ones. Upang sila din po yung makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi katulad sa reliyon. Pag tayo humihingi, puro mga material na bagay ang ating hinihingi, mga inibig ko. So, balit tayo bilang mga tunay na Diyos na hinirang at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, inuuna natin yung mga espiritual na bagay. Kaya yung pong mga unsaved loved ones natin, yung laging ating inuuna, mga kababayan natin na hindi pa nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ngayon, mga inibig ko, ano naman po ba ang magaganap? Ano po ba ang mangyayari pag hindi po natin pinahalagahan yung pagkakahirang, yung pagkakatawag, yung pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ito po ibabala sa bawat isa sa atin, mga inibig ko. Ano po sabi dito sa Book of Isaiah, chapter 5, verses 13 up to 14, kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 5, verses 13 and 14. Therefore, my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. God bless you. Sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, Versikulo 13 at 14, kaya't ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag, sa kasalanan, sa kaalaman, at ang kanilang mararangal na tao ay nangagugutom, at ang kanilang karamihan ay nangangahandusay sa uhaw. Kaya't pinalaki ng impyerno ang kanyang nasa at ibinuka ang kanyang bibig nang walang sukat at kanilang kalwalatian at kanilang karamihan at kanilang kahambugan at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon. Amen. God bless you, mga kapatid. Everybody, praise the Lord. So ito po ang magaganap, mangyayari, mga inibig ko, pag hindi po natin pinahalagahan yung pagkakahirang sa atin, yung pagkakatawag, yung pagkakapili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ito po ay mangyayari, mga inibig ko, sa mga tao, maging sa mga ilan-ilang Kristiyano na hindi po nagpahalaga, na hindi nag-ingat sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa hindi po nila alam ang salita ng dakilang Diyos, sila po ay mga papahamak. At hindi naman po sila makapag-alibay na hindi nila pakinggan ang salita ng Diyos. Sabagat, since I may memorial, mga inibig ko, ang ating beloved honorable parents and ating minamahal, ginagaral Pastor Evangelista Will Almeda, preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko, na dito is pinasasabi na sila iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi nang hinayang gumugol ng by the millions ang propeta ng Diyos, mga inibig ko, upang marami pang tawagin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, dahil sa hindi alam ang salita ng ating dakilang Diyos, sila po ay mapapahamak, may inibig ko, maging sa mga ilang Kristiyano na hindi pinahalagahan yung pagkakahirang, yung pagkakatawag sa kanila, pagkakapili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ito, at ang bunganga ng impyerno ay lalong lumalaki sapagkat ang mga tao po kasi, may inibig ko, lalo sa ating panahon ngayon, ay maging mga bansa ay naging mga palalo, maging hambog. Pinaghahambog nila yung kanilang mga super mga sophisticated weapons, mga inibig ko. Tayo dito sa bansang Pilipinas, wala tayong, alam naman, may pagmamalaking mga sophisticated weapons, mga inibig ko. Subalit,
sa bansang ito, merong hinirang, merong pinili, tinawag ng Diyos na siya po ang inibig ko sa kanyang panalangin, sa kanyang mang decree, inibig ko, ay dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko, 1991, may inibig ko, nung naghamon yung leader ng Iraq, may inibig ko, nang sabi niya, he is going to wipe off the entire whole earth sa kanyang pamamagitan ng kanyang nuclear weapon. May nangyari ba? Wala, may inibig ko. Sapagat mismo yung leader ng reliyon na pinanggalingan ko, na inidolo ko yung dati, may inibig ko, sapagat ako po yung magpapare ng mga panahon na yun, yun po yung aking ambisyon. Isipin niyo po, sabi niya, hindi matutuloy ang gera sapagat maraming tao mamatay. Pero ang ating minamahal ginagara na pastor sa kanyang pangangaral live sa Channel 13 ng mga panahon na yun, biglang lumupas sa bibig niya mula sa ating dakilan sa buhay na ang gera ay matutuloy at magtatagal pa. At ang sabi ng propeta ng Diyos sa ating minamahal ginagara na pastor, ito ang hindi matutuloy. Yung mga nuclear weapon na papakawalan ni Saddam Hussein ay masususpende sa ere. At nakita ko yan mismo, minibig ko, sapagat sinusubaybayan ko ng mga panahon na yan, minibig ko sa TV, baguhan pa ako ng nandito ng mga inibig ko. Nakita ko talaga, pinaliliwanag nung foreign correspondent na merong isang bagay doon na nakasuspende sa ere, hindi gumagalaw. Oh? Ang nangyari lang, natuloy lang mga inibig ko, yung Scud missile, tumuloy sa party ng Saudi Arabia, kung di ako magkamali, minibig ko doon, tumama. Oh? Pero yung makapamuksang nuclear weapon ni Saddam Hussein, hindi po yan nangyari. Dahil po yan sa decree ng hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya wala tayong dapat ikatakot, mga inibig ko, sa bansang ito. Ang ikatakot lamang natin na tayo po ay magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. For it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa bulay. Pagkatapos kang tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon, ikaw po ay liliko pa kung lilihis ka pa. Napakapanganib mga inibig ko, na malapit ang pagkabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pang-ingatan po natin yung pagkakatawag sa atin, yung pagkakahirang sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi nating alalahanin ang layunin ng pagkakahirang sa atin na mabait na Diyos ang buhay. Mga inibig ko, na tayo po ay mamalagi sa pagkakahirang pagkakatawag sa atin. Ang lahat magsabing praise the Lord. Ngayon, ano po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat ating gawin upang tayo po ay mamamalagi, mananatili sa pagkakahirang, sa pagkakatawag, sa pagkakapilis sa bawat isa sa atin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po sabi dito? Sabi sa Romans chapter 9, verse 11, 1 Peter chapter 5, verse 10. Kaya lamang po, magsunod pong basahin ito. The book of Romans chapter 9, verse 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. First book of Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. God bless you, Mr. Gano. Dito po sa aklat ng mga taga Roma, Kapitulo 9, ang talata ay 11. Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alisunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa mga tumatawag. Dito po sa Unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata ay Jesus. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po ating pinakamahal na Panginoon. Ebasyo po sa So ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay upang tayo po yung makapamalagi sa dakilang pagkakahirang, pagkakapili, pagkakatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kanyang dakilang layunin ng mabait na Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang at tinawag na tayo po'y mamamalagi sa lahat ng kanyang kahatulan, ng kanyang kautusan.
hindi po sa ating mga mabuting gawa upang hindi po tayo makapagmalaki minibigo, kundi doon po sa tumawag sa atin. Amen? E sino tumawag sa atin? Ang ating pinakamamahal na Panginoon na punong-puno ng pag-ibig. Sino tayo upang tawagin at piliin, hirangin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mula sa lusak ng kasalanan, dati-dati walang patutunguhan, wala tayong kapayapang, walang kagalakan, wala lahat, nandun lahat ang kaguluhan ng buhay. Subat sa araw ng tayo, tinawag, tinirang natin mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga krusada, may inibig ko. Ngayon, okay na po uli yung krusada natin, may inibig ko. At ito pa yung ating sa live streaming natin. Through social media, yan po yung na-spread ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya wala na may alibay ang mga tao na hindi nila napakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya manibig ko, ating pong isagawa ang lahat ng kautusan ng pinakamamahal na Jesucristo without any mental reservation but rather with open heart. Magtapat tayo, magmula sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi handog sa kabanalan. Ang kabanalan, hindi lamang yung pananamit mo, kundi pati yung panloob mo, lumalabas sa bibig mo, maging banal po yan sa harapan ng ating pinakamamahal. Hindi ka naging banal lamang pag nasa pananambahan ka, pag nandun ka na sa opisina, nasa ibang bansa ka na, kung ano yung galaw ng ibang tao, yun din ang galaw mo. Hindi po tayo ganun mainibig ko. Sapagkat yung tumawag sa ating banal, kaya magpakabanal po tayo sa bawat uri ng ating pamumuhay. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ba siya, praise the Lord? Nag-aayuno tayo lagi, lalo sa panahon ito, mainibig ko sapagkat tayo po yung nasa mapanganib, nakasalukuy mapanganib na panahon. Yung gera na yan, hindi natin alam. Biblical po yun, andyan po yan, mga inibig ko. Oh? Pero hindi pa yan ang wakas, mga inibig ko. Andyan pa lang yung simula ng paghihirap yan, mga inibig ko. Pero sa ating mga anak ng Diyos, ito dati nang itinuro ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Dati na ito ipinangaral sa atin. Kaya yung mga hindi naglinig ko sa ating mahal na Panginoon, grabe ang kanilang kalungkutan, grabe ang kanilang takot, ang kanilang kabagabagan, mainibig ko. Subalit sa ating mga anak ng Diyos, alam natin na ito po yung malapit ng katubusan ng mga pinitinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. So rapture will take place any moment, mainibig ko. Pero ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maipahayag pa ang kanyang banal na salita upang marami pa siyang mahirang at tawagin upang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod, mainibig ko, bagamat meron po tayong mga kinakaharap ng mga pagsubok, mga kahirapan, karamdaman, persecution, mainibig ko, huwag po tayong hihinto, mainibig ko. Lagi natin alalahanin, mainibig ko, pag tayo po'y mamamalagi at magsisitalima sa lahat ng kanyang kahatulan, siya rin ang magpapasakdal. Siya rin po ang magpapatibay. Siya po magpapalakas sa bawat sa atin. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po hindi mga papagod at hindi manghihinawa, minib ko sa paggawa ng mabuti, sa tamang kapanahonan, aani po tayo. Ano yung aanihin natin? Pangako ng ating deklarasyon sa buhay, huling talata, minib ko, Psalms chapter 33, verse 12, kanina lamang po. Maganda na po mga witman, nagtog. The book of Psalms chapter 33, verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. God bless you. Awit, kapitulo 33, versikulo 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan ng kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad, sabi dito. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Kaya napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa bansang Pilipinas, minibig ko, marami siyang tinawag, marami siyang hinirang pinili upang maglingkod sa kanyang minibig ko. Sa pangungunan ng propeta ng Diyos, the whole Almeda family, minibig ko, isa tayo sa mga tinawag at hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito may inibig ko sa nat sa ating pagkakatawag dat na kung saan lagi nating nadarama ang banal na presensya ng Diyos na siya ang Diyos na dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang mga tao na hintakutan, may inibig ko, punong-puno sila ng batbat na maraming takot. Andiyan ang kanilang naranasan ng kagutuman, may inibig ko, sa ibang bansa, sa gera na nangyayari doon, may inibig ko. Pero tayo dito, may inibig ko,
patuloy na ibinubuhos ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa lahat ng kanyang mga hinirang. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Signs and wonders and miracles, may patuloy na ibinubuhos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Napakinggan natin yung patutunan ng ating beloved Brother Ray kanina. Yung mga binunga na dinala rin, mga bulag, isipin mo, 101 years old na, may inibig ko talaga naman pong halos hindi na makakita. Ito talaga naman pong apambaptisim na sa tubig sa pangalan natin sa buhay, sa buhay na mga pastor, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na po. Lahat tayo nakaranas, nakita natin ang mga dakilang himala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang mga tayo, hininampihin ng Diyos, ibigay natin ng 70% ating buhay nito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi natin alalahanin. Tayo po mga inibig ko, for thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. No? Tayo sariling pag-aari at tayo pihigit pa sa lahat ng mga tao sa mundo sapagkat tayo kanyang anak at pinili at hinirang ng ating mahal na Panginoon. Higit pa tayo sa mga presidente may inibig ko sapagkat tayo anak ng Diyos. Anak magsabing praise the Lord. Pag anak ka ng ating mahal na Panginoon, isa pong napaka laking bagay na dapat ito'y ating pong pasalamatan, mga inibig ko. Sabagat isa tayo, out of so many billions throughout the world, we are one of the chosen one. Isa tayo sa pinili, hinirang ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibigay po natin ang the best na pagaling ko sa atin sa buhay. And sabi ng Balakas Sultan, you have not chosen me, but I have chosen you. Siya ang pimili sa atin. Bagamat hinahanap natin siya, pero siya pa rin ang pumili sa iyo para ikaw'y maglingkod at itanyag mo ang kanyang makapangyarihang pangalan. Kaya tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. Sa ating inibig ng mga baguhan, bisita ito po kayo sa harapan. Maging sa ating beloved webcast viewers, ngayon pong araw ng kaligtasan, ngayon pong araw ng pagtanggap. At ngayong araw na ito kayo hirangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ating inaawit ng papuring awiting, gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig. Why have you ito sa ating mga kamay, at habang ating napapakinggan na papuring awiting ito, bulay-bulayin natin, alalahanin natin yung unang araw na tayo hinirang tinawag pinili ng Diyos. Hallelujah! Yes, oh God. So what do you see? Tawagin, hirangin natin, pinakamamahal na Panginoon.
isipin natin, mga kapatid. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa dami ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, isa tayo sa mga hinirang, pinili at tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating iisipin, ano ba ang ating kalalagayan dati nung wala pa tayo sa ating pinakamamahal sa gawain ito? Ano ang ating patutunguhan dati? Ang ilan sa atin, ba't ang makaramdaman, mamamatay na lamang sa ospital? Ando na mga problema. Magpapatiwa ka sa mga problema, hinibig ko. Walang kabayapa sa puso at isipan. Ano hindi kami kilala sa Diyos? Sumasang araw, sa pangangaral na totong pastor ang ating kaluluwa. Sa ating minamantinan ka ng pastor, ibang risong almeda, kanyang huling propeta, hinibig ko. Ipinangaral kanyang parasol, isang tayo ngayon, sa tinawag at tinirang pinili na ating pinangalaman noon. Upang atin naman pong ipangitan niya ang kanyang marilag na pangalan. Eh, pinamahanap ng Diyos, may inibig ko. Panghawakan po natin ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, yung pagkakahirang sa atin, ating pinakamalaban noong. Malapit na siyang papalig, may inibig ko. Subahat kung tayo magbabaya, may inibig ko. Tayo rin ang kawawa, may inibig ko. At dito hindi nagkulang sa atin, ating tirabilang personal to all and my family.
Kaya panghawakan natin yung pagkakatawag sa atin. Ito sa ating magkamay at patuloy natin paborihan ng Diyos. Sabihin mo, mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Hallelujah! We love you so much, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa ating mga bisita, mga baguhan, maging ating mga live webcast viewers, alam naman po natin na sa panahon ngayon na kung saan marami po ang naghahangad, lalo na po yung nais mamuno sa ating mga bayan, ang gusto nila, sila ay ihalal. Ngunit dito po kakaiba, ang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain upang kayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, upang kayo po ay tawagin, pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya mismo ang tumawag sa inyo at humirang sa araw na ito. Kaya pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos. Saksi po kayo kung paano po kumikilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa magitan ng mga buhay na patotoo. Sa lahat ng mga narinig niyo po, na mga tapat na mananampalataya dito sa JMCIM. At yan po'y katibayan na ang Diyos ay totoong makapangyarihan. Kaya nga, kung isuko ninyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas, kayo rin po ay lubos na pagpapalain, ipatututo nyo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit upang ihayag o magpahayag bilang isang tao nagdusa sa krus ng Kalbaryo, namatay sa krus upang tubusin ang lahat ng kasalanan doon sa mga nais maglingkod sa ating dakilang Diyos, nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa po, yung pagsisisi sa kasalanan. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan
at iwanan ang makasalanan ng buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na buhay na nais mong totoong magbago upang maging banal, maging matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Na dito po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Paglubog mo sa tubig, doon po lubos na patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pag napatawad na yung kasalanan, magpapatuloy kang maglingkod sa Kanya. Iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At habang nagpapatuloy ka, darating po yung ika-apat na reglamento. Siya ang magsasagawa niyan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sasayo ang Kanyang banal na Espiritu. Babautismo ang Kanya. Pag nabautismo ang Kanya ng banal na Espiritu, totoo po, ikaw na ang pinakamapalad na nilalang sa mundo dahil tataglayin mo ang kapangyarihan, tataglayin mo ang kapayapaan. Wala kang alalahanin sa mga kaganapan sa mundong ito kung hindi ang Diyos mismo sasabihin niya, anak kita, hindi kita pababayaan. Kaya sa mga oras na ito, ang kailangan lang isuko mo ang buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng iyong buhay. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Pumikit po kayo at yumuko bilang pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Ganito po ang iyong sabihin. Dakila at mapagpalang Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus na aking Diyos at sariling tagapagligtas. Manatili pong nakatasan yung mga kamay, makipag-ugnayan, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, at iginagalang na mala Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeda ang iyong huling propeta. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, nalito po ang mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila, isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dalawa na po ang naisagawa, pananampalataya. Kayo'y nakapagsisi na. Yung pangatlo po, mga minamahal, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang makasiguro sa lubos na kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at sa inyo ang Kanyang banal na Espiritu. Habang naglilingkod tayo, ang antas ng pananampalataya natin ay totoo po. Pataas, palago ng palago, yung panalangin mo ngayon, sinlapit lamang ng dasal, lahat ng iyong pangangailangan, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Gagaling ang karamdaman mo. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Ang pinakamahalaga sa lahat, bibigyan mong kahalagahan ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya bilang buhay na patotoo, ganun din. Anyayahan nyo yung mga kaibigan nyo, mga unsaved loved ones nyo, upang sila man din ay maligtas sa huling panahon na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. God bless you all, our beloved new brethren. Amen. Praise the Lord. At ay dadako ng mga minamahal ko sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Tayo po magkaisang tumalangin. Maminima para sa lahat ng ating mga kahilingan, mga prayer request. Hallelujah. Magsisi po muna tayo. Mapagpala po namin, Ama. Diyos, ng pagpangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangungunang panalangin namin kagalang-galang na malapastor, our beloved noble evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, kami po ay humihingin ng kapatawaran, lubos na nagpapawang managsisisi kami, malapay noon sa lahat ng ayong pagkakasala, mapagkukulang sa iyo, patawarin mo kami at tulungan mo kami, malapay masunod po namin lahat mong kautosan upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik at gamitin mo rin po kami, malapay bilang ilaw at asin sa libutan sa paglilitas pa ng maraming kaluluwa, lalo na pa ang aming mamahal sa buhay. Mahal na Panginoon Jesus, labis ang aming pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Naghirang ka, tagtalaga ka ng totoong mga magulang namin sa iyo, nangaral ng buong katotohanan, mahal na Panginoon. At yung tinatamasan po namin, pinututong pinagpalang buhay, masaganang buhay, higit sa lahat ng katiyakan sa buhay na wala hanggan, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, mahal na Panginoon, Pastor, and all the beloved children, mahal na Panginoon. At ang binubuhos mo na walang hanggang pagpapala, spiritual, physical, material na pagpapala upang patuloy na may papalaganap ng isang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo, mahal na Panginoon. Ay lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami na mahal, ilihan po natin at mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman, o isang kamay na natiling nakataas. At isip po natin ating minamahal, ginagalmal pastor, our beloved pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, naglehas po sa atin at sa lahat ng ating mga labuan, sa lahat ng ating mga kapatiran sa buong Pilipinas, buong mundo, kung anong uri karamdaman, problema o bisyo man niya, mami naman, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief in doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 purihin ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo sa lahat, ang aming mga dalangin, at sa dakilang kapangyarihan, pinagkaloob mo sa aming, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, bilang pasalamat sa ating malapit, mami na mahal, na lahat ng ating mga kahilingan, ito po ay tinugod na ng ating mahal pa isang malang kaparaanan, mami na mahal, tayo po ay babagabang bigit ng a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang katagang hallelujah, praise the Lord, tatlong beses, mami na mahal, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus, the great victory. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Sapagkat ito, mami na mahal, tayo naman po itadako sa ating po mga announcements. Our beloved today, preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you, Lord. Yung preacher, Mary Barwaf Blanco. At ako po muna nagpapabot po ng pinakamalaan sa magpuri. Pagdekil at walang pagpasalamat po sa ating pong napakadikil na Diyos. Himmel, itong pong mapagpala Diyos. Ating pong pinakamamahal na Pesugiri po. Bumbati rin po ako. A pleasant afternoon po sa ating ginagalang mga pastor. Ating dearly beloved in Andrew Evangelist. Will Alameda, our Lord God's end time prophet, the whole beloved family po. Sa po magandang araw sa kalapat. Glory to God. Amen. At labil sa aming pagpasalamat po natin sa great sacrifices of our dearly beloved in honorable Burns in the Mag-isa niyo pong lahat, ang bumabati ang bawat sa mga nabaging sa ating pong mga viewers. Mga naman, ating pong manalagawin tuwing Miyerkules po, mula po alauna ng tanghali, alauna ng hapon, Miyerkules hanggang alasis po ng hapon. At sa Biyernes po, that's March 18, Friday po, mag-start po tayo muli, 1 p.m.
up to 6 p.m. po ang mga panahon. And this coming Sunday po, maghapon po ang panalagyan ng Jewish Mercade sa mga baguhan po, sa mga ating po minawala mga visitors at sa inyo po ay minawala mga viewers po. Sa Sunday po, maghapon po, mula po 10 a.m., Sunday morning po 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon through Facebook page and YouTube po mapapanood niyo po ang Jesus Miracle Crusade. For our TV program po, ang Jesus Miracle Crusade, ang mga ating po TV program, yan po yung tuwing Sabado sa gabi yan sa Channel 4, PTV 4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hours at the Pontifical Crusades, the Channel 4, at ang ating naman pang radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay ating mapapakinggan gabi-gabi, mga minamahal, Lunes hanggang Sabado from 11 p.m. to 12 midnight sa DZME, sa AM band po yung DZME Radio 1, 15:30 po sa talapitan ninyo po mga radio. Tapos maaari din po kayong tumawag sa mga nagnanais po mag-request ng prayer, sa mga nagnanais po humiling ng panalangin po o magpapayo po for prayer and counseling, please dial 8-372-9194 and another number 8-375-1148. Sa mga kababayan po namin na tumatawag po mula sa labas ng ating pumbansang Pilipinas, inyo lang pong i-add yung area code na 02, area code na Metro Manila, 02-8-375-1148. Inyo rin po mabibisita, mga minamahal, ating pong website, worldwidewebjmzm.org. Ito po ay updated na po, mga minamahal, at ganoon rin po ang ating pong church bank account niya po sa Banco de Oro, sa Favorite Brands po, BDO, Favorite Brands, at ito po ito, ito po ay isa pang savings account at ang pangalan niya ay buong pangalan po ng ating pong manalagay Jesus Mercy International Mercy at ang numero po, kabisado na po natin yan sa mga baguhan po. Kung nais niyo po magkaloob, mga minamahal, kayo po yung nagbibigay sa gawain ng ating mahala po sa ating dakilan Diyos lamang, sa ating po pinakamamahala po sa kayo po yung maging kabahagi po sa papapalaganap ng nag-iisang tunay na ebanghelyo sa buong muna. It's a savings account, SA, and the number is 00039026857. Wherever you are, you can facilitate the transfer niyo po mga vows, pledges, and tithes and offerings po, mga minamahal. At habang akin na pong binibilat ng para sa ating minamahal na kapatid, akin po inanihan ang bawat sa kanil po. Tumayo na po tayo at atin na po ibigay ang lahat ng panahon sa ating mahal na kapatid. Beloved Brother Ephraim, mga po, my beloved corporate sa kanyang po ang panguno na sa ating panalangin sa pagkatapos. God bless you po, beloved Lord and Prince, beloved Doc. Tayo sama-sama na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang mapagpalangamang banal na makapagsiyat at malapainan ng panalangin na aming kagalang-galang na beloved Pastor Almeida in time prophet alambiad ka. In time, Prophet, our loving God, kami po nagkakaisa, nagpupurit na papasalamat, malapay noon, sa tagumpay na yung balalagawain sa araw na ito, malapay noon, hallelujah. Maraming salamat din sa malo sa paglangis mo, sa bawat yugto na balagawain, higit sa yung balasalita, na dinalamang aral, malapay noon, matamis mong balalapresensya, malapay noon sa aming pag-iwalay-walay, lukuban mo kami na yung dakilang kapangyarihan, na magkarating kami na walati sa aming mga tahanan, maging sa mga sasakyan, malapay noon sila, ipag-ingatan mo din, malapay noon nila sa mga disgrasya kapamakan, maging sa mga webcapiewer, malapain pagpalain mo kami, malapain pangawakan mo kami hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my dearest Lord. See in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah. Love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love. Thank you.